Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, napakaganda nga po ng ibabato nating update. Ito po yung hindi nila ganong naintindihan sa mga sinabi ni Boy Abunda o mga tinanong ni Boy Abunda at mga sagot po ni Alden. O hindi talaga nila gusto. Marami kasi nag-react na pinatatagal lang ni Alden bakit ayaw niya para pong umamin na sila na nga po talaga ni Catherine Bernardo. Kasi ang sinabi ni Alden, antay-antay na lang daw po. Hindi po ba na parang punto ng ibang netizen sa mga nabasa ko ay kailangan daw po munang mag-move on ni Catherine sa relasyon niya kay Daniel Padilla kasi nga daw po 11 years, hindi daw po yun madaling kalimutan. Kumbaga, kaya daw po yun sinabi ni Alden, sa pahayag ni Alden na huwag muna daw pong madaliin sila. O ba? Dahil darating din daw po yung point na kumbaga aamin daw po silang dalawa dahil sabi nga daw ni Alden, may pinagdadaanan para po silang dalawa. Ano nga po kaya yung ibig sabihin o pinupunto doon ni Alden Richard? Di po ba? Gayong wala naman po dapat na ipaliwanag. Kasi kung sila naman po, okay na, di po ba? Kung aaminin lang ni Alden, tapos ang boxing, di po ba? Mas, kumbaga, tuloy lang, di po ba? Nasa kabilang istasyon siya, nasa kabila si Alden, okay lang. Normal lang po yun. Oh, sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Pero hindi nga po ganun ang nangyari. Parang sinasabi nga po na matatagalan pa at malabo silang umamin sa isa't isa dahil nga po raw sa pinagdadaanan nga po raw ni na Catherine at ni Alden Richards. Kaya nga sabi ko sa inyo, dun pa lang may mali na, no? Hindi talaga inamin ni Alden. Kahit sa bandang huli o huling interview ni Alden Richards kay Boy Abunda patungkol nga po sa pelikula ng Hello Love Goodbye. Natapos na nga po lahat. Nag-react na po yung iba. Nag-komento na nga po yung iba. Kumbaga, umaasa pa yung iba na sa bandang huli magsasalita si Alden. Eh, nabigo po sila. Diba? Yan ang, ito yung pinapaliwanag ko na hindi po nila naiintindihan. O, at ayaw naman pong ipaintindi ng iba kasi ang lino naman po sa interview ni Alden Richards kay Boy Abunda. Kaya lang, siyempre, cut din yan eh. Di po ba? Maninindigan po yan. Hanggang sa huli. Di po ba? Parang sinasabi kasi nila, eh bakit yung Aldab? 2024 na pero naninindigan pa rin sila. 2024 na pero ang mga pinapakita nila mga video eh 2016 pa. Ang laki ng pagkakaiba. Ito, for the record lang po. Ang fandom po kasi ng Aldab, hindi ito dummy account na unang gumawa. Hindi po katulad ng Katden na may binayaran po para magsimula pong magpakalat ng mga issue, magpakalat po para masabing, kumbaga, nanliligaw. Una sa lahat, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na may kumakalat pa nga po, di po ba, na nagpagawa ng bahay si Alden Richard para kay Catherine. Pangalawa, niregaluhan daw po ito ng mamahaling alahas, relo, kumbaga sing-sing at kung ano-ano pa. O baka sabihin nyo, fake news na naman yan, na sabihin nyo, gawa-gawa lang ni Mr. Destiny yan. Pangalawa, yung sing-sing. Hindi po ba? Na binigay daw ni Alden Richards kay Catherine. Oh. Sinasabi ko lang po ito para lang po malinaw na kung saan nga po ba nanggaling yung mga source na yan. Kung sino nga po ba talaga yung nagpakalat ng mga bagay-bagay na ganyan. Hindi po ba yan ay galing po mismo sa social media na kinagat naman po ng mga Catden fans. At dun nga po nagsimula ang Catden fans. Yung dummy account na nagpakalat ay bigla nang nawala. Diyan na pumasok po yung mga taong kumbaga malalaki. Real talk mga kaldab. Pero bago ko nga po pala ipangalanan ang mga malalaking tao na to,
Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengge at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Ito po yung malalaking tao na babanggitin natin. Una sa lahat, si Christopher Mill. Sa isang vlog niya, kasama yung dalawa, sinabi doon na sobrang close nga po raw ng dalawa sa Canada, at pag-alis nga po, kumbaga pag-alis sa Pilipinas, ay talagang effort na effort daw po si Alden. Halos siya daw po yung tumayong bodyguard, kung ano-ano pang tawag nila, boyfriend, bodyguard, ganito-ganyan, magiging husband, etc. etc. na kung wala kayong relasyon, hindi naman gagawin daw po yun ni Alden, at hindi naman daw po papayag si Katrina gagawin sa kanya ni Alden kung magkaibigan lang po sila. Yan, e base po sa dalawang kasama ni Christopher Min. O, di po ba? Alam nyo, tama sinasabi ni Mr. Destiny. At pangalawa pa po, eto pong si Ogie Diaz na ayaw pong magpatalo. Di po ba? Sabi niya, ayon daw po sa kanyang reliable source, eh talaga naman daw pong may mga nagaganap at nangyayari sa loob ng van na hindi po daw nakikita ng mga fans, na sobrang close nga po daw ng dalawa, at halatang halata nga po ang relasyon nila Catherine at ni Alden Richards na tinatago lang daw po sa publiko. Sunod-sunod na yon, mga ka-Aldab. Kaya itong mga Kat Den fans, sabay talagang tuwan-tuwa. Di po ba? Katakot-takot na tsa na kumbaga komento ang inaabot natin na keso ganito, keso ganon. Halos araw-araw po tayong binabas. Siguro naman po, kita nyo kahit naman po sa update natin o sa mga post natin, talagang hindi po sila nawawala. Di po ba? Hindi nyo po pwedeng sabihin na mali po si Mr. Destiny. Di po ba? Kayo na po talaga nakakapansin. Kayo na nga po minsan nagsasabi, Mr. Destiny, napakarami mo namang basher. Alam naman nila na Aldab ka. Pero bakit, kumbaga, nagtsatsaga silang puntahan ka? Gayong ayaw naman pala nila yung ina-update mo. Di po ba? Totoo naman po eh. Bakit kailangan nilang pagtsagaan yung channel mo? Kasi nga po, nandito rin po sila nakakakuha ng update. Sa atin din po sila nakakakuha ng mga informasyon kung nasaan nga po si Alden Richards. Kasi mga update, talagang sapul na sapul natin eh. Di po ba? Ang problema lang po, mga Aldab, itong mga bitter, hindi ni talaga gusto yung mga kumakalat. Di po ba? At least ako, 101%. Di po ba? Sure na sure tayo. Ngayon, sa mga sinabi ni Alden Richards, ibig sabihin lang po niyan, wala na po talagang cut din. Sa mga ayaw maniwala, sa mga nagre-react, okay lang po yan. At least, alam naman po ninyo ang buong istorya. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, bay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.